sa kabilang banda, si Annika. Napakaganda ng takbo ng mga araw ko kasama si Aaron at ang kanyang pamilya, naging maayos ang pakikitungo ko sa kanila at napakasaya ko doon. Hindi ko akalain na itatago ng Diyos ang pinakamagandang regalo sa huli, at ngayon ay biniyayaan niya ako ng pinakamagandang regalo ng buhay. Sa mga araw na ito, marami akong nalaman tungkol kay Aaron mula kay Mommy at mula kay Aaron. Mga gusto niya, ayaw niya, paborito niya, at lahat. Maraming kwento sa akin si Mommy tungkol sa childhood ni Aaron. Ngayon si Aaron ay hindi pumasok sa college dahil mayroon siyang mahalagang gawain sa opisina, kung hindi, lagi niya akong kasama sa college. Ngayon ay binababa niya ako sa college at sinabi na susunduin niya ako pagkatapos ng mga klase. Hindi naman masama kung sasabihin ko na miss ko na siya, although he always set his office minsan sabay kami ng lunch. Sa loob ng college, feeling ko lahat sila nakatingin sa gilid ko at may pinag-uusapan sa isa't isa, pero hindi ko sila pinansin. Pumasok na ako sa klase namin ni Sarah, at sabay kaming pumunta sa regular seat namin, nung malapit na kami sa upuan nakita namin na may nakasulat na shot and beach sa upuan ko, nung nilibot ko ang paningin ko sa mga tao, nakatingin na sila sakin at ngumiti. Ganun din ang napansin ni Sarah at nagsimulang lumaban pero pinigilan ko siya. Inalis ko ang mga salitang iyon sa aking mga kamay at pinaupo sa aking upuan, hindi ko akalain na gagawin nila ang mga ganoong bagay, ang sakit pala kapag may tumawag sa iyo sa mga pangalang ito. Napuno ng luha ang mga mata ko. Alam kong hindi nila ako gusto pero sobra na. Hindi ako nakapag-focus sa lecture, paulit-ulit na nag-flush sa isip ko ang mga salitang iyon at ang naiinis na tingin. Maya-maya ay natapos na ang klase at pupunta na kami ni Sarah sa kantin pagkatapos ng klase namin para sa lunch break. Naisipan kong tawagan si Aaron para sunduin ako ng maaga ngayon, I really want to go home right now. Annika, you go and wait for me, punta lang ako sa washroom, 5 minutes andan na ako, sabi ni Sarah. You go, I'm waiting for you here, sabi ko at pumunta siya sa washroom at denial ang number ni Aaron. Tinanong ko kung libre ba siya at pwede niya akong sunduin ng maaga ngayon, at sinabi niya na 30 minutes na lang andito na siya. Maaaring kong sabihin na naramdaman niya ang aking kalungkutan. Naghihintay ako sa kanya nang may lumapit sa akin na tatlong sikat na babae na sina Tina, Sanya, at Rina, at alam ko na ang gagawin nila ngayon kaya nagsimula na akong umalis doon, pero pinigilan nila ako nang humarang sa daraanan ko. Tina, umalis ka na sa daraanan ko, sabi ko sa kanya. Oh, si Sanya and Rina, Miss Annika Miller has a tongue to talk. Sarcasm niyang sabi. Hindi ko gustong makipag-away sa kanila, kasi alam ko ang kaya nila, galing sila sa mayamang pamilya at lagi akong tinatakot na itatapon nila ako sa kolehiyong ito at sinubukan nila minsan. Sinumbong nila ako sa principal na lagi akong pilit kumapit sa mga boys at lumalandi sa kanila. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya, ngunit hindi niya ako pinakinggan, at sabi niya alam niya kung paano naisip ng mga tulad ko na yumaman sa maruming gawain na ito, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya ako nagustuhan at lagi niya akong sinasabihan ng pagkasuklam. Mula sa araw na iyon, hindi ko na sinubukang magpaliwanag sa kahit na sino, at mas pinili kong huwag pansinin sila. Ngayon hindi ako nag-abala na makipag-usap sa sinuman, si Sarah ay ang aking nag-iisang kaibigan. My dear Annika, nabalitaan namin na ikinasal ka, nandito kami para batiin ka, nakangiting sabi ni Rina. Let me tell you girls. I heard that she married an old man for his money. This time is wasanya. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Sabi ko at sinubukang umalis doon, pero pinigilan nila ulit ako. You bitch. Alam namin ang tungkol sa iyo, here you are married at sinusubukan mo ring akitin si Mr. Aaron, hindi ka ba nahihiya? Nakita ka ng bawat estudyante na pumapasok sa kanyang opisina ng maraming beses sa lunch at nagstay doon. Naiinis na sabi ni Tina, at sinamahan din siya ng iba. Nagsimulang magtipon ang lahat para manood ng palabas. Regular nilang gumawa ng palabas na mapapanood ng lahat para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Sinusubukan mong maglayag sakay ng dalawang bangka, ganyan kakalapating mababa ang lipad, gusto mo ang iyong asawa, at isa pa kay Aaron. Wow! Hindi namin alam na ganoon ka pala kalaki ang talento mo, sabi ni Sanya. Stop it you bitches, napalingon ako sa boses ni Sarah mula sa likuran. Oh no, ngayon mas mahirap na siyang hawakan. Anong tingin mo sa sarili mo ha? Just out of her or else you will regret it, babala ni Sarah sa kanila sa pamamagitan ng pagturo ng daliri sa kanila. Naku, natatakot kami, sabay-sabay nilang sabi sa pekeng takot. See guys who are here to support this characterless girl, sabi ni Tina sa lahat ng nagtipon doon para manood ng palabas. You,
Sinubukang sabihin ni sana pero pinutol ko na. Sara, hayaan mo na silang magsalita at isipin kung ano ang iniisip nila. Ang isang maruming tao ay palaging nag-iisip ng marumi para sa iba. Umalis na tayo dito, sabi ko at pilit siyang kinaladkad mula doon. Si everyone, the pot calling the kettle black. Sabi ni Rina. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung ireklamo ka namin kay Mr. Aaron gaya ng ginawa namin sa dati nating principal? Pinigyan ka niya ng warning, ngunit tiyak na papaalisin ka ni Mr. Aaron sa kolehiyong ito. Alam mo kung ano ang aming pamilya ay napaka-pamilyar sa kanila, kaya hindi niya kami ipagkakait, sabi ni Sanya na may ngiti sa labi. Bakit hindi ka pumunta at magreklamo kay Mr. Aaron kung gayon, sabi ni Sara sa kanila at hinarap ko ang mukha ko sa kanya. Anong ginagawa mo Sara, alam mo ang galit ni Aaron. Sinabi ko sa iyo ang nangyari sa ating principal, pabulong kong tanong sa kanya. Oh brave enough, let's see then, sabi ni Tina at sinubukang pumunta na nagrereklamo, ngunit napahinto ng isang boses. Nika, may sumigaw, at napalingon kaming lahat sa boses at nabigla ako kay Aaron. Nika, ano iyon? Kailan niya ako binigyan ng nickname pero ang sweet talaga. Anong nangyari? Tanong niya sa akin nang makalapit ako sa kanya. Masasabi kong gulat na gulat ang lahat nang makita siya dito at kinakausap ako ng ganito. Nag-aalangan talaga akong magsalita at nabigla sa sasabihin sa kanya ngayon, nang na-realize niya na wala akong sasabihin, sabi niya sa matamis niyang tono. Just what happened, did someone pick on you? Umiling ako ng no, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ko na matagal ko nang pinipigilan. Tumingin siya kay Sara at tinanong siya. Sara, what happened? Tell me now, tanong nito sa kanya sa malamig niyang boses at ngumuso ito sa pwesto nila. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-uugali at ang kanyang galit, ngunit hindi niya nakita sa kanyang mga mata na iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan ko siyang gumawa ng isang bagay na katangahan. Matapos ay compose ang sarili niya ay nagsimula na siyang magkwento ng nangyari. Actually, pagkatapos ng klase, pupunta kami ng kantin pero pinigilan ng mga estudyanteng ito si Annika, at nagsimulang magsalita ng dirty about her. Sinabi ng mga ito na dapat siyang magpakasal sa isang matanda dahil sa pera, dahil nakikita nila siya minsan na lumalabas mula sa isang sasakyan. At sinabi rin na sinusubukan ka rin niyang akitin at sinusubukang maglayag sa dalawang bangka, walang karakter at marami pang mga bagay. Nung sinubukan kong patigilin, tapos bina-blackmail nila ako na ilalabas nila siya sa college na ito as they belong from the rich family, at kilala mo rin ang pamilya nila kaya magre-reklamo sila tungkol sa kanya at hindi mo sila ipagkakait. Sabi niya sa kanya at nag-aapoy siya sa galit. How dare you say all this about my wife? Who do you think you are? Yes, she is my wife. Annika Miller Mondragon. I did say anything because ayaw niyang tratuhin siya ng iba, pero sa tingin ko nagkamali ako sa pagsang-ayon sa kanya. Tawagan mo agad ang vice principal dito. Sigaw niya. Ilang minuto lang ay nasa harapan na niya. Itapon mo ang tatlo na ito sa kolehiyo at gawin mong hindi sila makakapasok sa alinmang kolehiyo, utos nito sa kanya na tumango naman ito. And you all from next time if I see any of you mistreating to my wife, that will be your last in this college and also end of your career. Nasabi ko nga ang kahit ano dahil nirerespeto ko ang kagustuhan ng asawa ko, pero kapag lumampas na ang mga pangyayari ay hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya mag-ingat mula ngayon. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko, at dinala ako sa kotse at sinundan din kami ni Sara. Nabigla ako at natuwa sa kanyang mga sinabi, walang sinuman ang tumayo para sa akin bukod kay Sara, at hindi magiging masaya sa pamamagitan ng pag-alam na ang kanyang asawa ay nanindigan para sa kanya. Pinaupo niya ako sa kotse at tinanong si Sara. Sara, would you like to come with us? She will feel better. Tumango siya at umuwi na kaming lahat sa bahay. Habang nagmamaneho, hindi ako nagsalita, nasa isip ko siya at iniisip ko siya, kapag inaalala niya ako nang tumayo siya para sa akin, ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa aking mga tenga, paulit-ulit. Nararamdaman ko ang kanyang tingin sa akin ngunit ako ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Alam kong iniisip niya na nasaktan talaga ako, at oo nasaktan ako pero mas masaya ako kaysa nasaktan. Nagsimula na yata akong magkagusto sa kanya. No, nagsimula akong mahulog sa kanya. Isang ngiti ang lumitaw sa aking mukha sa isiping ito. Nakarating kami sa aming bahay, at sinabi niya sa akin na kailangan niyang pumunta sa opisina at malilate siya ngayon. Pagkatapos magpaalam sa amin ay pumunta na siya sa opisina. Ibinaba kami ni Aaron sa mansyon, at sabay kaming pumunta sa kwarto ko, nalaman ni Mom na kasama ko rin si Sara, kaya pinakiusapan na niya ang katulong na magdala ng merienda sa kwarto namin.
Umupo ako sa kama na may maraming emosyon na tumatakbo sa aking ulo, hindi ako makapag-isip ng maayos, natuwa ako pati na rin ang pagkabigla sa biglaang nararamdaman para kay Aaron. Hindi ko nagawang kolektahin ang aking mga iniisip. Biglang pumasok sa isip ko lahat ng pag-aalaga at proteksyon niya. Ngayon siya ay gumawa ng isang mahalagang lugar sa aking puso. I never get this much care and protection from anyone apart from Sarah, but still, I always felt na may kulang na hindi ko alam hanggang ngayon nang tumayo si Aaron para sa akin sa harap ng lahat. Naputol ang chain of thought sa isip ko dahil sa boses ni Sarah. Ano bang iniisip mo, Anika? Nag-aalalang tanong niya sa akin. I don't know, Sarah, today. Aaron, I don't know. Napabuntong hininga ako. Alam mong masasabi mo sa akin ang kahit ano. Sabi nito at tumango sa kanya. Alam ko na kaya kong ibahagi ang kahit ano sa kanya, at hindi niya ako hinuhusgahan. Parang kapatid ko siya, we shared the bond which was beyond the sister's love. Lagi niya akong naiintindihan at nararamdaman ng walang paliwanag ko, mas naiintindihan niya ako kaysa sa sinuman at mas masasabi mo pa kaysa sa akin. Huwag mong seryosohin ang kanilang mga salita at nakuha na nila ang kanilang parusa, at dapat kong sabihin na si Aaron ay gumawa ng isang napakagandang bagay upang makita nila ang kanilang lugar. Ginampanan niya ang responsibilidad ng asawa, nang sabihin mo sa akin ang tungkol sa principal incident ay hindi ako lubos na naniwala sa iyo, pero noong nakita ko sa sarili kong mga mata, laking gulat ko at humanga sa kanya. Ngayon tumaas ang respeto ko sa kanya. Dapat kong sabihin na napakaswerte mo, Anika, at nasa iyo siya, sabi niya na may admiration para kay Aaron. Ano ang tingin mo sa kanya, Anika? Tanong niya sa akin bigla na ikinagulat ko. Anong ibig mong sabihin, Sarah? Tanong ko sa kanya na may pagtataka. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko sa kama, at hinawakan ang kamay niya. Tinatanong ko kung ano ang tingin mo sa kanya, kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Paliwanag niya at ngayon naiintindihan ko na kung ano ang sinasabi niya. Diba sabi ko mas naiintindihan niya ako, kaysa kahit kanino, see here was the proof. Hindi ko alam, Sarah, naguguluhan ako, ibig sabihin, may malasakit siya sa akin. Masaya ako sa tuwing malapit siya sa akin, at sa tuwing kasama ko siya. At ngayon ang ginawa niya para sa akin ay isang bagay na hindi ko inaasahan at nadagdagan ang respeto ko sa kanya. Hindi ko akalain na may tatayo sa akin at tatanggapin ako bilang asawa niya sa harap ng lahat, at iyon din ang mga panahong sinasabi nila ang kasuklam-suklam na bagay tungkol sa akin. I mean, hindi siya nagduda sa akin for a second at hindi naniwala sa mga salita nila. Ipinapakita nito na may tiwala siya sa akin, pero naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa kanya, paliwanag ko sa kanya. Gusto mo siya, diba? Tanong niya at nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko alam, sabi ko sa kanya. Okay, may itatanong ako sa iyo, at sasagutin mo ako ng walang pagdadalawang isip, sabi niya at tumango ako. Naiisip mo ba siya palagi sa tuwing hindi siya malapit sa iyo? Tumango ako bilang oo. Masaya ka ba sa kahit anong gawin niya para sa iyo? Tumango ako bilang oo. Gusto mo ba lagi mong marinig ang boses niya pag nagsasalita siya? Tumango ako bilang oo. Ngayon ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso, at ipikit ang iyong mga mata at sabihin sa akin kung kaninong mukha ang iyong nakikita. Sabi niya at ginawa ko naman ang sinabi niya at ang mukha na nakita ko ay kay Aaron. Iminulat ko ang aking mga mata nang may pagkagulat, at tumingin sa kanya. It's Aaron, di ba? Tanong niya at tumango ako bilang oo. Gusto mo siya, Anika? Nakangiting sabi niya. Kilala niya ako from in and out, alam ko na gusto ko siya, but this extent I was not aware of it until Sarah made me realize about it. Wala akong maitatago sa kanya, para akong bukas na libro para sa kanya na madali niyang basahin. Alam mo, Anika, laging sinasabi na ang Diyos ay magbibigay lamang ng kasiyahan at kaligayahan sa masasamang tao, upang maunawaan nila ang lasa ng impyerno sa kanilang wakas. Sa kanilang pagtatapos, kalungkutan at sakit lamang ang kanilang nalalasahan, ngunit para sa mabubuting tao, inilaan ng Diyos ang pinakamahusay. Ipaparamdam niya sa kanila na walang magawa, masakit, nagtataksil at nanlulumo, ngunit noon ay simula pa lang, sa huli, kaligayahan lang ang kanilang makukuha dahil ang Diyos ay nagnanais ng mabuti para sa mabubuti, at masama para sa masama. Tulad ng iyong buhay, ikaw ay malungkot at nasa sakit at iyon ang simula, at ngayon ang kaligayahan ay darating sa iyong buhay sa anyo ni Aaron, at ngayon ay kailangan mong maniwala sa Diyos at tanggapin ang kaligayahan ng bukas ang mga kamay. Palagi kang nagdarasal sa Diyos na bigyan ka ng kaligayahan na lagi mong hinahangad, ang pagmamahal ng magulang na nakukuha mo sa iyong biyanan at ang pangangalaga at proteksyon na nakukuha mo mula sa iyong asawa.
hindi mo ba naisip na ito na ang oras na kailangan mong kumpirmahin ang nararamdaman mo para kay Aaron? Hindi mo ba naisip na kailangan mong dalhin ang iyong marriage sa susunod na level? Ang ibig kong sabihin ay kausapin mo lang siya at tanungin ang nararamdaman niya para sa iyo. Masasabi kong ganoon din ang nararamdaman niya para sa iyo. Sabi niya na nakatingin ako sa kanya at iniisip yung sinabi niya. Subukan mong isipin kung ano ang sinabi ko at ipahayag ang iyong nararamdaman sa kanya, okay? Now I am taking my leave. Mag-ingat at huwag kumuha ng stress sa pamamagitan ng kanilang mga salita, they are bitches, sabi niya. Ibinaba ko siya hanggang sa gate at nagpaalam na kami. Pumalik ako sa kwarto ko at inisip ang sinabi ni Sarah at tama nga siya, aaminin ko ang nararamdaman ko para kay Aaron at malalaman ko rin kung ano ang tingin niya sa akin. Huminga ako ng malalim at nagpas siyang kausapin si Aaron pagbalik niya galing sa opisina niya. I like you, Aaron. I like you so much. I'm falling for you, Aaron. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.